these videos, magluluto tayo ng maling tongkatsu since nag-create tayo ng pork tongkatsu at hindi natin kaya mabilis ngayon kasi mahal. Sobrang mahal ng maling tongkatsu, ay, ng pork tongkatsu, I mean. So, ayun, nagawa tayo ng ibang version ng pork tongkatsu. At ito nga yung maling tongkatsu. So, ayun na nga, in-open ko na yung maling at hirap niyang matanggal, babe. Ang hirap, nakapit eh. So, ayan na, i-slice lang natin siya ng medyo makakapal na slice para naman magmukhang pork tongkatsu nga siya. Charot. So, i-slice ko lang siya ng ganyan. So, ingat-ingat lang tayo sa paghahawak ng ating paghahawak ng kutsilyo, guys. Yan, yun yung mga kailangan pa natin is nagbatil ako ng isang itlog at nauna pa yung shell. Charis. So, ayan, inulit ko. And, ayan na nga. Nag-open ako ng isang itlog at ibatil lang natin siya ng ibatil para dumami. Charis, dumami. And, ayan, binatil ko lang siya. And, kailangan natin dito na prepare rin ako ng flour. At, ang liit ng pinaglagyan ko yan dyan. Tapos, nag-prepare din ako ng breadcrumbs. Eh, syempre, repolyo, yung cabbage, yung ating main aralin dito. Kasi, diba, gagayahin nyo natin yung pork tongkatsu. So, kailangan natin is sobrang nipis lang ng pag-slice ng ating cabbage. Para naman, hindi, para naman magmukha talaga siya. Ano? So, naglagay na ako ng frying pan. And, una, i-coat muna natin yung ating maling. Ilagay ko muna siya sa flour. And, dinip ko siya sa itlog. And, kinote ko na siya ng breadcrumbs para naman crispy-crispy yung ating tongkatsu, guys. And, ayan, hirap na hirap pa tayo dyan kasi na wala tayo pang tripod. Hawak-hawak ko yung cellphone. And, yun, naglagay na ako ng mantika sa ating frying pan. And, nilagay ko na yung ating na-coat na maling. Tapos, i-fry lang natin siya. So, habang piniprito natin yun, na-prepare na ako ng ating sauce tongkatsu. Naglagay ako ng oyster, white sugar, and pinaligtad ko muna yung ating maling na piniprito. Tapos, yun, pinaligtad. Charis. Ayan. Tapos, promise guys, masarap yung nagawa ko ating sauce. Tapos, nag-add lang ako dito ng ketchup. And then, i-mix lang natin siya ng ganyan. Sarap, masarap siya, pero minimalist ko lang yung paglagay ng oyster kasi medyo maalat yun. So, ayan, tapos na ako mag-prito. Nilagay ko na yung ating otipa, crunching crunchy, pwede na siyang pong-tong katsu series. And, ayan, nilagay ko na sa ating plate yung ating cabbage. And then, pinatong ko lang yung ating maling pong-katsu. Ayan, nilagay ko na siya ng, lagyan ko na siya ng sauce. Try nyo to, guys, masarap siya. O, diba? Nakakatipid ka pa ng pork tongkatsu mo. Pero, syempre, mas masarap pa rin yung pork tongkatsu. Syempre, pork yung meat pa. So, ayan. Yan na yung ating, natikman na natin yung ating loto. Sige nga, kung gano'ng kasarap yung ating maling kasi first time ko itong trinay ngayon. And, ang masasabi ko, masarap naman siya, guys. Masarap siya. Kung i-rate natin siya ng 10, siguro 9 over 10. Sarap siya, try nyo guys. Healthy pa, diba? At, yan. Sarap na sarap na. Naubos ko yun. Sa napakalaking malachar. So, thank you for watching guys. And, please, don't forget to subscribe. I love you.